Bababa na sa pwesto bilang kalihim ng Education Department si Vice President Sara Duterte, epektibo sa susunod na buwan. Ayon sa pangalawang pangulo, ginawa niya ito dahil na rin sa tunay na malasakit sa mga guro. Ibinida na rin ni VP Sara ang mga nais sa katuparan sa ilalim ng kanyang pamumuno sa kagawaran. Alamin pa natin ang update live mula kay Soojin Kim. Soojin. Maan, pasado alas dos ng hapon, nagpunta ang pangalawang pangulo sa Malacanang at naghain ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, kalihim ng kagawaran ng edukasyon at vice chairperson ng NTF-ELCAC. Epektibo ito sa July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. 2 years since we accepted the gargantuan task of heading the basic education sector, we have taken big steps towards institutional reforms. Ibinida ni VP Sara ang mga nagawa sa huling 24 na buwan, kung saan nakapaglunsad ang kagawaran ng bagong kurikulum para sa mga kindergarten hanggang grade 10 students. As we open our schools on July 29, we highly anticipate its nationwide implementation. Our curriculum, however, is a mere scrap of paper without the necessary resources for its effective delivery. Dagdag ng opisyal, para matugunan ang pangangailangan para sa mga karagdagang textbook, reading materials at learning tools and equipment, binago at pinabilis nila ang buong procurement process. By the first half of the year, we are on track to complete our textbook procurement as well as the purchase of e-learning cards. Ipinaliwanag rin ng pangalawang pangulo na kahit limitado ang resources ay patuloy ang kanilang pagpapabuti sa sektor ng edukasyon. Today, an additional 2,000 last mile schools have been given internet connections through satellites, while 305 schools have been connected through fiber internet. By the end of 2025, we aim for all schools to be connected. Anya, mahalaga ang pagtataguyod ng kalidad ng edukasyon na nararapat para sa mga Pilipino. No child should be left behind. Teachers are truly the cornerstone of any education system. Pinasalamatan ni VP Sara ang mga partner agencies, local government units, private sector partners at ang kanyang mga kasama sa DepEd. Thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Bilang panghuling mensahe, pinaabot ni VP Sara ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa ating mga kababayang guro. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment to rearing the youth. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapitbisig. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Maan, patuloy ang paninilbihan ni VP Sara bilang pangalawang pangulo ng bansa. Maan, sa press conference kanina, nabanggit ng pangalawang pangulo na patuloy pa rin naman o sa 2 taon ng paglilingkod niya sa DepEd, naging successful ang kanyang pagtutugon o naging tireless din kasi ang kanyang pagtatrabaho para matugunan ang mga concern ng mga mag-aaral, ng mga magulang, pati na rin ng mga guro. Maan, kabilang na nga rito ang personal accident insurance na binibigay nila sa mga guro sa oras ng pangangailangan, pati na rin ang pagbawas ng mga administrative tasks sa responsibilities ng mga guro para lalo silang mabigyan ng ginhawa. At yan muna ang latest mula rito sa Department of Education sa Pasig City. Balik sa inyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Soojin Kim.